magluluto na naman ako ng paborito nating Pinoy recipe. So guys, magluluto ako ngayon ng ginisang shell na may maes. So ngayon, meron akong ingredients na shell. Ayan siya guys. Tahong. Siyempre guys, hindi mawawala yung corn, sweet corn. So ayan siya. Tapos meron din ako guys na malunggay, very nutritious malunggay. Meron din ako guys ng talbos ng kamote. Tapos meron akong kamatis, sibuyas, bawang, at saka asin, at saka ginisamig. So let's start cooking. First guys, iche-check natin yung ating kaldero or pan kung mainit na siya. Kung mainit na siya guys, lagyan natin siya ng cooking oil. Ayun, mainit na siya. And then next guys, lagyan natin yung bawang. Pagkatapos guys ng bawang, itulad natin yung sibuyas. Hintayin lang natin siya na mag-light brown yung sibuyas at saka bawang. Medyo light brown na guys, yung bawang at sibuyas. Isusunod naman natin yung kamatis. Isusunod natin guys yung tomato or kamatis. On mixing. Igisa lang natin guys ang igisa para talagang manindot ng kanilang lasa mamaya. Guys, itong recipe ko ngayon is very delicious talaga siya. Very affordable. Sobrang murang-mura lang. Kayang-kaya ng bulsa. So, hindi natin kailangan nung mamahalin na pagkain para lang maging nutritious yung pagkain natin. So, mostly, no, yung mga nutritious talaga ng pagkain is yung mga fresh vegetables o yung mga mumurahin lang ng pagkain. So, hindi ko naman sinasabi na yung mga mamahalin guys, hindi niya fresh. Pero guys, kasi ito more on affordable talaga siya at saka kahit saan pwede mo siyang mabili. So guys, tapos niya, no, isusunod ko guys yung alam mo kung bakit guys? Isusunod ko guys yung corn. Alam mo kung bakit? Kasi itong corn is medyo matagal-tagal siya maluto kumpara dun sa shell mamaya. So, ito muna unahin natin. Ayan. Para mamaya sabay-sabay silang maluto ng shell. Ito. Some people siguro nagtataka kung bakit ko inuna yung corn. It's because, guys,
itong corn is matagal siya maluto para din sa siya. So, iyan lang, inimix lang natin siya. Then, after mixing, yan, lagyan lang natin siya, guys, ng kunting sabaw. Then, pag nilagyan na natin siya, guys, ng kunting sabaw, ayun, tatakpan muna natin siya para tatakpan natin siya, guys, para maluto yung mais. Ayan, guys. Pag nilagay na natin yung corn, so medyo medyo matagal-tagal to siya maluto. So, tatakpan muna natin siya. Then, leave it for 5 minutes. So, pag 5 minutes na mamaya, so ilalagay na natin yung ibang ingredients. So, ayan na, guys. Kumulo na siya. So, guys, pagkakulo niya, pagkakulo ng mais, lalagay natin yung asin. Ito po, asin po. Ha, lagyan natin ng ginisa mix. Ito, guys, ginisa mix talaga yung ginagamit ko simula pa. And then, guys, ang pagpapakulo ng sweet corn is good for 5 minutes. So, pwede naman sumobra. Kasi, guys, yung sweet corn is madali lang talaga siya maluto. Kaya, antayin lang natin siya ng konti. Kasi, guys, gusto ko kasi na lutong-luto talaga yung sweet corn. Kasi syempre, may anak ako. Ayaw ko rin na half cook. So, ayan, guys. Antayin lang talaga natin siya na kumulo. Try natin kung luto na yung mais. So, kung hindi pa siya masyadong luto, hayaan nyo lang siyang kumulo ng kumulo, guys. Wow, very yummy. Parang nagluluto na rin tayo ng bolalo, ah. Ayan. So, ngayon, guys, pwede na siguro to kasi medyo naluto na rin yung mais. Ilalagay na natin yung shell. Ito, ilalagay na natin yung mga shell. Ayan. Wow. Very delicious. Very yummy. Very unique. Ayan. Very affordable recipe. Kahit sino, guys, kaya-kaya pa. Ayan. And then, mix lang natin sila. Kaya, guys, hindi ko talaga siya inuna yung ano, yung shell. Kasi alam ko, guys, sa madaling talaga siya. Very healthy, yummy. The next, guys, ilalagay natin yung tahong. I-mix natin din yung tahong dito. Ayun. Tahong is very delicious. Ay!
hulog. Very delicious din siya, guys. Grabe. My favorite ako forever. Paborito din po ito, guys, ang asawa ko yun. Ayun! Medyo maliit yung lagayan natin, guys. So, kaya ganun. So, leave it. Then, pakuluan lang natin. Pakuluan lang natin, guys. Ayun. Pag kumulo na siya mamaya, kasi guys, itong shell, madali lang naman siya lutuin. Kaya nagtaka kayo kanina siguro kung bakit ko inuna yung may. Para pantay lang sila guys. So, ito. Ayan lang natin guys, antayin natin kumulo. Ayan. So, parang hindi na magkasya. Hindi ko in-expect na ganito pala karami yung mailuluto ko ngayon. So, kaya guys, araw-araw talaga ako nagluluto nito. It's because it's good for our health. Panlaban kay Corona. Very healthy food. Ayan. Very yummy. Ayan, halong na natin siya guys. Kasi alam ko, very, super dami siya. Parang magpakain ako ng isang barangay. Isang barangay yung papakainin. Ayun. Ayan! Kumulo na siya. Why? Bakit ito nilagyan ng mais, guys? Baka nagtapayos. Because ang mais is nakakapagpadagdag talaga siya ng malinamnam sa try natin halo. Ayun. Umabas yung mais. Very, try natin ito lang. And very good. So, dito na natin yung guys, ilalagay yung ating gulay. Yan. Pwede yan. Very masikip. So, ayan na. Ayan. Dagdag vitamina. Punong-puno siya talaga. Hindi ko kasi ina-expect na ganito pala karami yung binili ko so far. After that, nalagay natin itong malunggay. Yung una guys, talbos ng kamote niya. Tapos ito, lagyan natin ng malunggay. Malunggay is the good for our health. Best nutrition. Leave it. Yan lang natin guys, ang kumulo, ng kumulo, ng kumulo. Dito sa gilid, hindi kumulo. Ayun.
delicious recipe for today. Ayun guys, so that's it. Hintayin lang natin talaga siyang kumulo ng kumulo. Ayan. Very nutritious. Ayan. Meron siyang shell. May mais. Complete package. Meron gulay. So, it's very good for sa mga nagkakasakit or sa mga masama yung pakiramdam na gusto nila humigot ng sabaw. So, that's it. It's very delicious, simple recipe from Pinoy Recipe. Papatayin na natin. Here is my ulam for today. My recipe for today is very delicious, very nutritious recipe. So, very affordable. Kayang-kaya po ng bulsa niya. Alright, alright, alright.